So today's vlog guys, gagawa tayo ng homemade kimchi. So ayan yung finished product natin. Wow, homemade kimchi. Kasi ngayon is mura yung cabbage. Ayan. Dahil nga ako lang naman kumakain tsaka yung hipag ko, so hinati ko lang yan siya. Hindi ko lahat inubos para yung kalahati ay mahilig kami sa sabaw na isda, sabaw na manok. So ihahalo ko yan siya doon yung iba. So bihira lang talaga ano din dito eh. Nasa seasons din yung pag nakabili ka ng ganyan. Sa Friday market pumunta kami, tapos nabili namin yung isang buo ng 70 rupees. So yan, ibababad natin siya sa salt. Yan, inisa-isa ko siya para talagang ano. Ayan, ibababad siya natin ng 4 hours after natin maanuhan ng salt. After natin malahiran. Yung sa iba naman kasi, hindi na nila tinatanggal sa ganun. Yung ako kasi anuhin ko siya, hihiwa-hiwain ko rin siya para hindi na ako maghihiwa-hiwa pag tuwing kakain. So ganyan lang, continue lang natin yung paglagay ng asin. Lahat ng dahon, lalagyan natin ng asin, kukut natin ng salt. Yan. So hindi rin pala madali talaga ang paggawa ng kimchi. Matrabaho din siya. Pero kung gusto mo healthy, so araw-araw guys, yan ang inuulam ko sa kasama ko sa roti, pakunti-kunti. Ayan, so 4 hours, after 4 hours, ayan na siya, kung makikita nyo, parang naluto na siya sa asin. So, this time, huhugasan natin. Ayan, huhugasan natin siya. Alam nyo ba na yung amount na yan is, marami na yan. Kala mo konti lang, tapos ihiwain natin mamaya, after natin mahugas. Para tuwing kakain, hindi ka na kailangan maghiwa-hiwa, di ba? Mostly sa restaurants, hiwa-hiwa na ng maliliit eh. Pero sa iba nakikita ko is mga buo-buo talaga, lalo na sa mga Korean. So yan, continue lang natin hanggang mahugasan natin lahat. Yan. Ayan na siya. So after na habang hugasan natin, gagawa ako ng flour. Yung alam mo yung pampalapot. Ayan, flour yung nilagay ko. Parang na-over nga yung paglagay ko ng flour, dapat 1 spoon lang eh. Tansya-tansya lang si Roseng. Nabuhos. Nabuhos ko lahat, dapat kalahati lang yun eh. So hanggang lumapot. Tinutunaw ko muna yung flour dyan sa habang hindi pa naka-open yung gas natin. Yan. Kasi pag nilagay mo mamumuumo siya. So, ganyan ako pag tutunawin ko muna siya ng maigi bago ko siya isasalang sa apoy. Then, ayan na. Nakasalang mo sa apoy. Halo-halo lang, mix-mix lang. Hanggang sa lumapot siya. Akala mo madali lang gumawa din ng kimchi, hindi rin pala. Pero ang maganda dito kasi parang pag nagtatakam ka. So kanina pala, naghiwa na ako ng carrots tsaka yung ang tawag nyo doon is onion leaves. Ano bang tawag doon? May tawag sila doon eh. Basta onion leaves yan siya, carrots. Hiniwa ko na yan kanina habang nakababad yung cabbage. So naghiwa na ako para just in case na tapos na yung cabbage na mababad natin is nakahanda na lahat. So ayan, naglagay ako ng sugar 1 spoon.
kasi maliit yung inano ko, so mga 1 spoon lang yan. Depende rin sa panlasa nyo kung ilan. Nilagay ko siya sa flour. Yan, halo-halo lang hanggang mag-sticky. Malalaman naman natin yan pag nag-iiba na siya. Ayan, naparami nga yung ano ko ng flour ko. So, habang nagpapalamig tayo, ayan yung onion. Mi-mixer natin together, ginger and garlic. Mixer together. Masarap lang talaga kumain ng kimchi. Lalo na pag may partner ka na prito, pritong isda, paksiw. Ay, ang sarap. Tapos, mayroon kayong noodles na Korean noodles. Tapos yan, ang sarap niya i-partner. So, madalas ginagawa ko is kimchi rice. So, ayan. Na-mixer na natin. Yung mixer namin is lumang-luma na ito, kaya parang mapurol na yata yung ano niya. Mabagal na makahiwa-hiwa nung ano. Yung buong garlic. Sana pala, inano ko siya. Hiniwa-hiwa para madali. So, ayan. Ilang beses ko siyang nilagay. Ay, pinaandar mixer kasi may buo-buo pa na garlic. Snake. May katabi kasi ako dito. Nanonood ng ano, ng movie. Ang movie is Snake. So, ayan. Hinihiwa-hiwa ko na siya. Ayan. Para ready na pagkakain, di ba? No need maghihiwa ka pa, magpuputol-putol ka pa. So, pinutol-putol ko na siya. Naihanda na natin lahat. Ready na yan. Putol-putol lang si Rosing. Sobrang sariwa nitong cabbage na nabili namin sa Friday Market. Kasi usually sa INE ka lang makakita nito, International Market dito sa Delhi. Yun INE na halos lahat ng hindi naman halos lahat ng country may mga nag-ano doon, meron doon sa mga Pilipinas, may mga item, may mga ano silang Pilipinas, Arabic, mga ganun. Doon mo makikita yung international na mga pagkain. So ito, nakita namin doon sa Friday Market. So sabi ni Baya, sige, umabot ito ng mga 7 kilo yata sa laki. Sabi niya, sige, 70 na lang. Kaya hindi ko siya inubos. Kasi hahaluan pa naman natin siya mamaya ng carrots and then yung scallion ba yung tawag nila doon, yung dahon ng sibuyas. Nahiwa-hiwa ko na siya. Ayan. So ayan, tapos na siya. Binigabigaan ko lang siya ng kunti. May mga excess water kasi siya. Tanggalin natin kunti yung excess water. Kasi alam mo ba, pag nilagay mo yan doon sa yung flour na pinakuluan natin is, tas habang matagal siya nakababad, mag-ano siya, magwa-water din siya. So ayan, tapos na.
Ready na ang ating mga ingredients. So, ayan na yung ano niya. So, nilagay ko dun yung mga minixer ko na garlic, ginger, and onion. I-mix natin lahat. Ayan, soy patis. Fish sauce. Ayan. Itong fish sauce na to nabigay ni Ate Gladys is ano yan? Galing Thailand. Yung may sili na siya, medyo ano siya, medyo matamis. So, yan yung nilagay ko na fish sauce. Tapos hinalo ko diyan sa carrots. Yan. Halo na natin lahat. Gusto ko sana ihalo yan sa kamay ko, kaya lang naalala ko ubos na pala yung gloves ko na plastic gloves. Kakakulay ng buhok. Hindi mo kasi pwede kamayin kasi maglalagay tayo ng chili powder. Maanghang yung kamay natin pag inano natin yan. So ayan siya. So, ayan na yung finished product, guys. Thank you for watching.